morning, class. Good morning, ma'am. So, may I call one student to lead a prayer? Ma'am. Okay, Miss Elko. Present, ma'am. E house, Chami? Absent po. Okay. So, before we start, so, sino mag-volunteer na mag-pumunta sa harap at mag-dudusan ng isang energizer? Energizer. Ma'am. Okay, si Princess daw po, ma'am. So, we're going to do some stretchings and warm up. Okay, Miss Elgo, show them. Okay, to the right. Okay, thank you, Miss Elbo. So before we proceed to our topic, gusto ko lang tanongin kayo, ano yung mga ginagawa niyo pag during your free time? Ano yung mga activities na mga ginagawa niyo? Naglalaro, ma'am. Naglalaro ng? Different sports, ma'am. Okay. So our topic for today is all about physical activity. Do you have any idea about physical activity? None, ma'am. So, World Health Organization defines physical activity as any bodily movement produced by skeletal muscles that requires any energy expenditure. Physical activity refers to all movement, including during leisure time, for transport to get to and from places, or as part of a person's work. Both moderate and vigorous intensity physical activity improvement. So, yung mga ginagawa ninyo during your leisure time, yun yung kaya tinanong ko kayo kanina, kung yung mga ginagawa ninyo during your free time. So, that's considered as physical activity. Yung kapag ginagawa ninyo mga household chores sa bahay ninyo, o yung sa pagsimpleng paglakad ninyo, that's considered as physical activity. So, physical activity refers to all movement. So, kung ano yung mga ginagawa ninyo, that's called physical activity. So, it refers to all movement, including during leisure time, for transport, to get and from places. Yung pagpunta mo sa one places to one another, pagpunta mo sa work, pagpunta mo sa school, that's considered as physical activity. So, sinasabi dito na having a regular physical activity ay proven na siya na makakahelp sa atin para ma-prevent o manage natin yung non-communicable disease o yung mga sakit. Patulad na lang dito yung heart disease, stroke, diabetes, and several cancers. So, kung wala kang ginagawa, diba dapat talagang nai-stroke ka kasi hindi nai-stretch or na-warm up yung mga muscles mo. So, it also helps prevent hypertension, maintain healthy body weight, and can improve mental health, quality of life, and well-being. So, having a physical activity or yung mga kahit yung mga ginagawa yung leisure time, so, nag-i-improve na yun. And nakaka-improve na yun ng life and well-being natin. So, next, ano ba yung mga benefits ng physical activity? So, una, improve your memory and brain function, all age group. So, kapag na nag-exercise ka, talaga nag-i-improve yung memory and brain function mo. Next, protect against many chronic diseases. So, kapag na-exercise ka o nagkakanda ka ng isang physical activity, na-avoid mo o nagpo-protect ka sa mga any chronic disease. Next, aid in weight management. So, if you're going to conduct a physical activity, so na nababalance mo, na-aid mo yung weight management mo. So, kung ikaw ay feeling mo na mataba ka na or you're obese ka na, so you can do some physical activity para ma-weight management o ma-manage mo yung weight mo. So, next, lower blood pressures and improve heart health. Improve your quality of sleep. So, kung paano sinasabi na nag-i-improve yung quality of sleep mo? So, kapag ito ay nagkakandak ng mga physical activity, yung masyado ka nag-workout, mag-exercise, so doon, pagdating mo sa bed, you are going to sleep na lang. Kasi, parang yung pagdaling ng dugo mo, maayos yung flow niya. Next, reduce feeling of anxiety and depressions. So, yun nga, nag-reduce
di ba, na feeling mo fresh ka kapag you are conducting some physical activity, kahit naman your leisure time, and nakakatulog ka ng mahimbe, and nag-i-improve pa, or nag-i-improve longer pa yung pamumuhay mo, yung lifespan mo. Keep in shape so you can enjoy leisure activity. Sinasabing keep in shape yan kasi, di ba, naigagalaw natin yung muscles natin, so nababawasan yung mga parts natin, so yun, nakikip in shapes niya tayo. Avoid injury and safely perform work and home chores. Kapag na-exercise natin yung mga bones natin and muscles natin, so magiging madali na yun para sa atin na gumawa ng mga iba't iba kung mag-perform ng ibang work safely, and na-avoid natin yung injury. Increase mental health and well-being. Diba nga, kapag tayo nag-exercise, mapapansin natin na parang nag-i-increase yung mental health natin. Kasi yung mental health natin, isa din siya sa na-exercise during our conducting physical activity. So, next. Physical activity and exercise is important for everyone. Sinasabi lang, physical activity or paggawa ng isang physical activity ay mahalaga para sa ating lahat. So, children, adolescents, and adults, and all ages, kahit anumang edad yan, kinakailangan ng regular physical activity or pagkandak ng isang physical activity. So, physical activity ay nagpro-promote siya ng good health, and you should stay active throughout all stages of your life. And regardless of your body type or BMI. So, regardless of your type or BMI, yung body mass index, so dapat nag-engage tayo or nag-engage tayo sa isang iba't ibang physical activity. Kasi nagpro-promote siya ng healthy lifestyle and well-being natin. Next. So, strategies to promote physical activity in school. So, alam na nga natin yung benefits ng physical activity. So, alam na din natin yung importansya nito. So, paano natin may implement o paano may integrate na paano natin may promote sa ibang tao na mag-conduct sila ng physical activity. First, inform students of the benefits. So, katulad ng ginagawa ko sa inyo ngayon, ini-inform ko kayo ano ba yung benefits or and importance na pag-conduct ng isang physical activity. Next, inform parents of the benefits. So, hindi lang dapat students yung ini-inform. Dapat yung parents din. Para natutulungan din tayo ng parents, naturuan yung mga students o yung mga bata na i-engage ang kanilang anak sa physical activity. Prioritize physical education classes. So, katulad ng ginagawa natin, pina-prioritize natin yung physical education classes para mas ma-improve yung health and well-being ng students. Build time in the schedules for recess. Upgrade your playground equipment. So, you build time of schedule for recess and upgrade your playground equipment. So, kasi yung paggawa na o yung pagsasagawa ng mga iba't ibang laro, that's considered as physical activity. Next. Include physical movement in classroom. Host sports events. So, kapag nag-i-include tayo yung physical movement sa classroom, doon, na-integrate natin, o nakikita talaga natin, nagpa-participate yung mga students natin sa ating physical activities. Next, host sports events. So, isang magandang way yun para nakikita talaga natin, nag-i-engage ang bawat tao sa bawat physical activities. So, lead by example. So, ako, during my free time, so, nag-aano ng mga exercise. So, yun, ina-inspire ko kayo kung ano ba yung kahalaga ng isang physical activity. Celebrate students' healthy habits and let students inspire each other. So, kapag nakikita mo na yung students mo na kinakandak yung physical activity, hayaan natin siya mag-share na kanyang experience para mas ma-inspire pa na yung iba na mag-handak ng physical activity. So, last, may tanong lang ako. So, para sa iyo, ano ba yung importance or benefits ng physical activity? So, Cluster? Sobrang importante po ito, ma'am. Yes, bakit? Dahil nakatutulong ito mapaba yung buhay natin. Yes, ano yung ginagawang physical activity? Ma'am, sa tulong po ng paglalaro ng mga different sports tulad ng basketball. Yes, thank you. So, Elbo? Ano para sa inyo yung importance or yung benefits ng physical activity? Ano, ma'am? Yung sa health natin, ma'am. Yes. Sa weight natin.
doing physical activity. So, yun nga ma'am. Kahit yung simpleng pag ano lang, paglilinis lang sa bahay, na natutunan, nakakatulong na sa atin. Na-exercise yung mga ating mga katawan. Yes, very good. So guys, meron lang tayo isang activity. So ito ay paglabas ng marker and paper. So may papakita lang. So hindi ko na ipapakita siya. Magpapara-quiz na lang ako ngayon. Ito. So labas nyo na yung marker and ball pen. Marker or ball pen and paper. So okay? Ready na guys? Yes, ma'am. Okay, answer these questions. I give you 2 minutes to answer. Done na, ma'am. Okay. So, I'm going to check that and I announce the score tomorrow. So, bring your proper attire, PE uniform for tomorrow. So, we're going to conduct some physical activities para ma-engage kayo. So, okay, class? Thank you for listening. So, goodbye. Goodbye. And thank you, ma'am. Thank you for coming and teaching us. May God bless us.